Yo, what's up mga bro? Magpaparenew tayo ng rehistro na ADV ngayon. So, bali ano siya? Extension siya or additional, kasi yung nung nakuha ko yung RCR nito is ang last registered niya is September. So, ngayon March pa lang. Pero kailangan na siyang renew kasi lumabas na yung plaka niya. Ending ng plaka niya is number 3. So, yun nga, ibig sabihin noon ngayong March 2023 ang renew niya. Tapos yung second to the last digit naman is number 8. So, ibig sabihin naman nun is third week of March ang schedule ko ng pagpaparenew. So, 15 to 21 yata nakalagay. Palagay na nasa screen yung guide para may idea kayo. Yung second to the last digit yun, ha. Yung last digit na ang number ng plaka is yun yung month kung kailan kayo magpaparenew. So, ngayon punta muna ako ng Cebuana Lul Year, kasi nga meron tayong plaka. Kuha ko ng insurance. Tapos rekta tayo ng LTO niyan. So, an update, hindi tayo nakakuha ng insurance kasi ayaw daw mag-process. Tinry ko yung kanina din sa may Balibago, Cebuana, tapos dyan M. Lulier. Pares nilang ayaw mag-process. Actually, December yung last registration nito. So, supposedly, December pa matatapos yung insurance. So, parang 3 months pa lang yung effect ng insurance. So, ayaw mag-process. Ngayon, ayaw mag-process. I-inquire muna ako sa LTO kung bakit ganun. Ang requirements pala sa pagkuha ng insurance is, photocopy ng ORCR. Tapos, sa LTO naman, photocopy ng ORCR tsaka ng lisensya, ID. Yan, punta tayo LTO at mag-inquire muna tayo. Ito lang yung LTO eh, dito lang. Lapit lang din dito sa may M. Lulier. Okay na yung registro natin. Yan. Additional 1/2. So, discuss ko na lang sa inyo yung nangyari dun sa LTO. Sa pagpaparehistro ko. Nung nag-inquire ako doon, ang sabi nila is kaya raw hindi ma-process ng M. Lulier at Cebuana kasi hindi pa uploaded sa system nila yung plaka na bago, kasi bagong labas pa lang. Parang almost 1 month ago pa lang yata yung plaka nung nakuha ko. Hindi pa updated sa system. Nakalimutan ko, ganun nga pala yung ginawa ko dati kay Beat. Parang pina-update ko muna siya sa system or pina-upload ko siya sa system para kapag nagkuha na ako ng or pag nag-ayos na ako ng rehistro, mag-follow through na yung process. Sa online kasi yun eh, yung M. Lulier at Cebuana. So ang advice nila sa akin, sa labas na lang ako kumuha ng insurance kasi nga hindi pa uploaded yung plaka natin sa system nila. Ginawa ko, naghanap ako doon na pinakamura na insurance. May nakita ko 400. Ewan, okay lang. Mas mahal lang ng 100. Pero at least nakukuha na tayo ng insurance. So, ang requirement din sa insurance is yung photocopy ng ORCR lang din. Tapos, okay na. Nabayaran ko na yung 400 pesos na insurance. Next step is pumunta naman ako sa LTO. Tapos, sumingi ako ng stencil form. Tapos, kung may dala kayo na bawa lapis, pwede kayo na mag-stencil ng engine number sa anong chassis number. Fill upan nyo din yung form na ibibigay nung sa LTO, sa may guard mismo eh. Fill upan nyo, tapos pa-stencil nyo. So, ako pina-stencil ko na lang since wala naman akong dalang lapis. Kaya, yun, binagyan ko na lang siya ng tip. Yung pinagpa-stencil ako doon. Tapos, sa kanya rin ako nagtanong nung insurance na mura. Yun, 400 lang yung insurance na nakuha ko. Tapos, after ko magpa-stencil, pinapotocopy ko naman yung ID ko or yung lisensya. So, lisensya, tapos ORCR ulit. Photocopy din ng ORCR. Minsan kinukuha ng insurance yung photocopy. So, kung pa-photocopy ulit kayo, yun yung requirement para makapagparehistro sa LTO. So, yung insurance, tapos yung photocopy ng ORCR, photocopy ng lisensya, tapos yung stencil form na na-fill up nyo na, napa-stencil nyo na. Yun, pasan nyo lang doon. Punta lang kayo sa adjudication. Yung sa akin, sa case ko, sabi ng guard is ipa-upload ko daw muna. Yun, tapos hinintay ko nang tawagin yung pangalan ko. Parang naghihintay yata ako ng mga 30 minutes eh. Nakupo lang ako doon 30 minutes. Sinawag na yung pangalan ko. Nagbayad na ako ng 137. So yun na yung additional fee. Tapos binigay na sa akin yung
OR na additional lang nakalagay. Ayan, mapotocopy ko na lang yun, tapos dalhin ko lagi. Ayan, papakita natin sa mga checkpoint pagka nag-check. Nalala ko last time kay Click nun, yung ganyan din yung nangyari na kay Click, eh, parang additional lang din. Kasi parang early renewal siya. Tagal ko naging tayo nun, 6 hours, sobrang daming tao. Buti kayo, mabilis na. Bilis na yung process ngayon. Wala pang 30 minutes. Saka ako, konti lang din tao sa loob eh. So, yun lang ang mga steps, madali lang siya. Ngayon, kapag halimbawa, hindi naman additional yun sa inyo, meron na kayong plaka. Yung normal na renewal ng registration. Ang difference lang is, kailangan din ng emission inspection. Kapag ganun, ang ginagawa ko, kumukuha muna ako ng insurance, emblulier, sa buwana, ganyan. Tapos, pupunta ako ng inspection, emission, papa-emission ko. Actually, meron doon, PMVIC, mas okay. Meron na rin sila doon na insurance at stencil. Kumbaga, doon na lahat. One stop na. Tapos, diretso ka na ng LDO pag na-process mo na yung inspection, emission, tapos yung stencil, tapos insurance, nakakuha ka, meron din sa kanila. Hindi ko lang alam kung magkano yung insurance sa PMVIC mismo. Sa Quick. Quick kasi yung sa amin dito. Pero pwede rin naman na sa Cebuana or M. Lulier kayo kumuha kasi 300 pesos lang ang insurance doon eh. Kumbaga, mas mura talaga siya. Pero hindi ko sigurado kung magkano ang insurance nun sa PMVIC or sa Quick na yun. So yun lang yung difference nun. Tapos syempre yung registration fee mas mahal pagka yung regular na registration. Ito nga kasi sa atin is additional lang. Kaya 137 lang. Supposedly kasi dapat December pa ako magre-renew. December 2023. Ano pala ngayon? March pa lang. Kasi nga lumabas na yung plaka ko na March. Kailangan March i-registro. Alas, ito tayo sa traffic. So, ang nagastos ko lang bali is 400 sa insurance sa labas nga. Pero kung Cebuana is 300 lang. Tapos 137 dun sa processing fee. Yun na, yun lang ang nagastos. So, next year, yung regular na registration ito is third week of March 2024. Yun, dun ako magpaparehistro. So siguro doble ng 137 no next year yung processing fee ng LTO or yung registration fee. So yun, mga 300 tapos insurance 300 din. Tapos meron na siyang inspection next year. So mga 600, yeah, mga 1K plus ang magagastos natin. Next na pagpaparenew ko ng rehistro ni ADV. So yun, madali lang siya sundan, magprepare lang kayo ng mga photocopy ng RCR, yan, tigda dalawa RCR tapos isa sa ID or lisensya. O, yun lang ang requirements. Madali lang magpa-renew sa LTO. Yan, pauwi na ako nito. Ang bilis lang natin na 140. Medyo nagtagal lang ako dun sa ano, M. Lulier, tsaka sa tawag dito. So, dun sa Cebuana. Ang tagal ko naghihintay kasi hindi pala nila ma-process. Kumbaga yung last step ng sa processing nila, ayaw pumasok kasi hindi pa siya uploaded. Yun lang, nagtagal talaga. Parang alas 10 ako lumakad eh. Parang alas 12 na ako nakaano sa LTO. Bago ko na start yung processing. Wala, ganun talaga. Okay lang naman. Pero okay lang, at least okay na rin yung ating rehistro. Wala na tayong poproblemahin. May biyahe pa naman ako sa Makalawa. Uwi ako ng Laguna eh. Vlog ko rin yun. Uwi ako ng Laguna. Solo ride lang ako sa Laguna. So matapusin yung vlog at pauwi na ako. Alright, now go right safe.